day to everyone. Welcome to my YouTube channel, Jane Kitchen Vlogs. Kumusta po kayo mga mommy, daddy, at saka kayo pong mahilig magluto sa mga may bahay-bahay. Today po, ang gagawin po namin, hindi po ako magluluto. Ang gagawin po namin ay burong or binurong isda. Fermented fish with rice. Tama ba yun? Or burong isda, or sa Kapampangan, burong asan. Yun. So, again, please don't forget to subscribe, likes, comments, and share my Jane Kitchen's vlog. Again, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Tayo na, umpisahan na po natin ang paggawa ng buro ng burong isda. Ipapakita ko po sa inyo ang paggawa ng buro. Ito po yung mga sangkap niya. 10 cups na rice po, white rice. Ang ginagamit po naming isda ay milk fish or bangus. Ayan po, isang malaking bangus po yan. Salt and container. Yan po ang mga gagamitin namin at ang asawa ko po ang gagawa. Right now po, pinaghalo-halo niya yung kanin para maging, ano yung buyag-yag ba yun? Mag-separate yung kanin para sa isa't isa, hindi siya yung nakaumpok sa isang lugar. Sinam. So, ayan po, nakahalo na yung asin. Kailangan yung asin talagang nakamix sa kanin. So, ngayon po, inahanda na namin yung lalagyan. Tapos, kumakain. So, ang gagawin mo ay lalagyan po niya ng asin yung isda. Konti lang. Konting asin lang. And then, ilalagay niya sa lalagyan muna ng kanin. Kanin muna daw. Sa lalagyan. Kita mo nga, pati nga. Ayan. And then, maglalagay siya ng isda. So, hindi mo lalagyan ng pwede mo palagyan lahat ng asin to. Kailangan isa-isa lang. Ayan, ayan po, lagay na siya ng isda. Yung isda po, may tinik yan. Pero don't worry, matutunaw po lahat yan pag umasim na. Ayan, naglagay siya ng asin. Yan po ang gusto niya. For each isda na piece ng isda is maglalagay siya ng asin. Tapos, and then, ipapatong na naman po niya yung kanin. At saka didiin mo konti. Tapos didiin din po niya yung paglagay. So yan po, pinapatong niya. Dagdagan mo yung isda para masarap. Okay, so ngayon, isda naman, lalagyan niya ng asin. Yung isda. Pwede ko kay? Oh, huwag mo nang ilagay yan kaya. Alin? Yuli mo na. Okay. Yan yung ano, yung gitna. Yan, lalagyan niya ng asin yung isda. Tapos ipapatong punto sa taas ng kanin. Ganun po ang paglagay niya. Hanggang mapuno po ang lalagyan. Ito na po yung finishing niya. Lagyan lang dito. Lagyan ng asin sa taas din. Ngayon po, nagdagdag uli kami ng 3 cups na rice kasi po meron pa pong bangus. Napakalaki kasi ng bangus na to. It's a jumbo milk fish. So ito po, naglagay po uli kami ng 3 cups na kanin. Nilagyan na po niya ng asin. Ngayon, binubuyag-yag ba yun? Hiwahiwalay niya. Yung pag nagluluto ka ng fried rice, hinihiwa-hiwalay mo. Ilagyan po niya ng asin. Ayan. And then mix. So ayan po ang paggawa niya sa pangalawa. Lalagyan po niya ng asin ang isda. Ang sabi po niya, after 1 week, titignan po daw ninyo, makikita niya medyo parang may tubig-tubig, ganun. Parang natutunaw siya. Pero ito po, mga kaibigan, it will take 2 to 3 months bago po siya magiging fermented. Ay, hindi ba? Ilan? 3 weeks? 4 weeks? 3 weeks. O, 3 weeks daw. Pero I will let you know po kung ilang weeks yon. Ang gagawin po namin kasi sa loob po ng bahay is malamig. So, ilalagay po namin ito sa aming terrace. Kasi po, mainit sa labas. So, sa terrace po namin siya ilalagay. Yan lang na. Nag-add na naman po kami ng rice ng 2 cups. So, total of 15 cups rice. Ayan po, nilalagay niya ng asin. Yung pag-aasin po is like
Para lang po kayo nagluluto na ina or nagpo-fried rice na nilalagay nyo ng asin ang walang sobra. Ang kanin. Pero medyo dagdagan lang po. Ali, mas sobra. Huwag lang po masyadong maraming asin kasi po aalat siya. Kasi ang isda, nilalagyan din niya ng asin. So, parang nagluluto ka lang ng fried rice na nilalagyan mo ng asin yung kanin. Dagdagan lang ng konti. So, ito na po siya. Tapos na po siya. Nakadalawang container po kami. Makikita niyo po, ayan po yung isda tsaka kanin. Nilagyan ko po siya ng plastic dito para kung in case magtutubig siya, hindi po siya tutulo. Ayan po siya. At ang isa po ay ito. Yeah, lalagyan ko po siya ng date dyan para alam po namin kung kailan namin po siya ginawa. So, in few weeks po, babalikan po namin kayo or kung maasim na, malalaman niyo po na ito ay fermented na pagtunaw na po yung isda at parang nagmamantika siya sa taas na parang may, makikita niyo po yung kaibahan niya. So it will take time, maybe 3 to 4 weeks or more than, or 6 weeks at least. So ayan po siya, ilalabas po namin siya, doon namin po siya, kasi may dit sa labas, doon namin siya ilalagay sa aming balkonahe. Again mga kaibigan, thank you for watching my YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutang suportahan ako. And also, thank you for your support. Anyway, paki-like again po yung aking YouTube channel. Subscribe, comment, and share. Again, thank you very much. And for my husband, thank you. Ayaw niyang ipakita yung mukha niya. So, at least sa susunod siguro alam po nang gawin yung paggawa ng buro. Okay, that's it. Thank you from the bottom of my heart to yours. Thank you. Love you.